Magandang umaga, tanghali at gabi sa lahat saan man kayo naroroon. Ang inyo bang mga mahal sa buhay ay may kabit, direct to the point na tayo, kabit or kulasisi sa isang relasyon ay meron bang involved na third party? Kung yes, ito ang ating pag-uusapan. Huwag natin isingle out na yung nangangabit ay ang lalaki lang, pasintabi po sa kapwa ko babae. Ang mga babae din po ay nangangabit diyan. Kaya Mr. Makinig ka din kung ito'y nangyayari sa'yo ay pwede mo itong gawin. Wala nang kaalam-alam si Mr. na iiputa na pala. So pasintabi sa kapwa ko babae, ang babae ay nangangabit din po. Hindi lang ito para sa lalaki na nangangabit. At sa magkarelasyon na merong third party, matagal na ang relasyon nyo, 10 taon, and then sisirain lang ng isang Poncio Pilato. So, ito ang ating magiging topic ngayon. Pero bago ko yan simulan, gusto ko sa inyong sabihin na may mga dahilan din kung bakit nangangabit ang ating mga mahal sa buhay. Una, huwag tayong magpabaya sa ating mga sarili. And pangalawa, kung nagger tayo, iwasan natin yung mag-nagger tayo kasi isa rin yan sa dahilan. And then, huwag natin i-under-under yung ating mga mahal sa buhay. Hindi mo alam, may iba na palang iniisip yan dahil sobrang bungangira tayo. Hindi lang sa babae ang bungangira, maging may lalaki din na ganon. So iwasan po natin yan para hindi humantong sa paghahanap ng bulaklak, ng ibang bulaklak. In other words, kabit. Ayan ang pinaka well known na tawag dyan. So ang ritual na ito ay upang alisin natin ang nararamdaman ng ating mahal sa buhay doon sa kanyang kabit. Paano ba yan mangyayari? So meron tayong mga kakailanganin diyan, ipapakita ko sa inyo. Una ay kailangan meron tayong papel na malinis. Kahit ano namang kulay ay pwede basta malinis. And meron tayong toothpick. And sa Pilipinas, yung limon ba? Limon, yung maliit lang, limon, ay pwede na po yun, hatiin nyo lang yun. Dito, limon din ito, pero ang bigkas nila ay lemon. So, ang kukunin nyo ay yung sa ilalim at yung susunod na hiwa. Ayan, kung makikita nyo yung susunod na hiwa. Bakit natin pinili yan? Maasim yan, diba? So, ang pagmamahal or yung inuukol na pansin ng ating mahal sa buhay doon sa kanyang kabit ay paaasimin natin para mawala yung kanyang damdamin doon sa kanyang kabit. Yung ating mahal sa buhay ang ating babaguhin, ha? Hindi yung kabit. Ibang topic po ito, may upload po ako sa ganon na tungkol sa kabit din. So, pakinggan nyo lang po at sundin nyo kung ano yung aking ibinibigay sa inyo na mga gagamitin natin dito sa ritual na to upang tumalab. And bago pala natin simulan, disclaimer tayo, nakalimutan ko na. Disclaimer tayo kasi may mga tao na hindi talaga naniniwala sa mga ganitong usapin. Malaya naman po talaga ang bawat isa na makapamili ng mga usapin na pwede nilang paniwalaan or panoorin or pakinggan. So malaya po ang bawat isang mamili kung ano ang gusto nila. So ayan, napakita ko na sa inyo yung lemon, may toothpick tayo at meron tayong papel. And meron nito yung garapa, may pa-plastic man yan or mababasagin, basta't ano, kung meron mas medyo malaki-laki dito ay mas maganda. And meron tayong panulat, hindi na importante kung magandang panulat or kahit lapis ay pwede na. Unang gagawin natin, sa pamamagitan niyan ay hihilingin natin na mangasim ang damdamin ng ating mahal sa buhay doon sa kanyang kabit. Kaya gagamitan natin niyan ng lemon para umasim ang kanyang damdamin sa kanyang kabit, mabago at bigla na lang pumihit na umuwi na at iniwan yung kanyang kulasisi or kabit yan, pinaka well known. Isulat natin ang pangalan ng ating mahal sa buhay dito sa papel. Pagkasulat ng pangalan, pangalan at apelyido, ha, kahit wala nang surname, basta pangalan at apelyido. Pagkasulat, ang gagawin nyo
ay itong kukunin nyo ito, ito ha. Tapos ipapatong nyo yan dito. So ipatong nyo yan and kukunin nyo ito. Tapos itatakip nyo yan ng ganyan. Nandiyan nasulatan nyo na ang papel ng pangalan ng inyong mahal sa buhay. At kukunin natin yung toothpick. Yung toothpick, ilagay natin yan dyan sa harapan at mag-concentrate tayo. Pakiusap, gagawin nyo po ito ng talagang kagustuhan ng loob nyo at nag-i-enjoy kayo sa paggawa nito. At pikitan nyo na yan at banggitin nyo ang kanyang pangalan ng inyong mahal sa buhay ng 7 beses habang unti-unti mo yang tinutusok. Siyempre lahat ng hiling ay magbago, 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 mawala ang damdamin mo doon sa iyong kabit at sana ay pagbalik mo dito sa bahay ay hindi mo na siya maaalala at ayusin ang pamilya para buo at wala nang ababagabag sa damdamin naman natin na alam natin na alam na alam natin na merong kulasisi yung ating mga kabiyak. Doon din sa mister ha, na merong sitwasyon na ganito na ang misis nyo ay gumanito. Kasi hindi lang po ito sa lalaki nangyayari. Meron din pong babae na nangangaliwa. Walang kaalam-alam si mister ay naiiputan na pala. So ito ang gagawin nyo ha. So ganyan na, tusukin nyo yan, patagusin nyo yung ayan. Patagusin nyo talaga para tagos na tagos yung asim sa kanyang puso, mawala yung kanyang nararamdaman doon sa kanyang kabit. Pinaka-well known kasi yan na tawag ay kabit. So natusok nyo na, kahihawakan nyo yan, pikitan nyo na yan, banggitin nyo ang pangalan ng 7 beses. 7 beses at gagawin nyo ito ng Martes lamang. Martes lang po kasi 1 beses nyo lang itong gagawin. Martes ng 3:00 ng hapon. I-concentrate nyo yung inyong mga sarili. Kailangan ay nasa ano talaga kayo, nasa condition, yung talagang gustong gusto nyo. Hindi nyo ito gagawin dahil napilitan lang kayo or nakita nyo lang sa akin, ginaya nyo lang. Pero kaparehas may problema na ganito. Kailangan gagawin nyo ito, nag-i-enjoy kayo. Nandoon ang kagustuhan nyo na mabago, mawala yung kanyang pag-ibig doon sa kanyang kabit. Mga sim, ika nga, tagusin mo yung toothpick dito. Itagus mo para tagusan nang mawala yung kanyang damdamin doon sa kanyang kabit. And habang binabanggit mo niyang kanyang pangalan, siyempre banggitin mo na din kung ano yung mga kahilingan mo, mawala yung iyong damdamin dyan sa iyong kabit, and magbago ka na, pag-uwi mo ng bahay, ay sana ay maging okay na ang lahat. So yan po ang ating hihilingin, maging doon sa magkarelasyon pa lang or mag-boyfriend na nagkaroon ng a third party na sinasabi. Pasintabi ha, mga lalaki, kung ang asawa nyo ay nangangabit din si babae, ganito ang inyong gagawin. So magtatanong kayo pagkatapos nito, ano ang ating gagawin dito? Ito ay ilalagay nyo ng paganito ha. Paganito. Ayan, paganito. Tapos, hahanap kayo ng lugar sa inyo sa loob ng bahay. Doon nyo yan ilalagay ng hanggang maka 24 hours yan. 24 hours na nandoon sa loob ng bahay. At na umabot na yung 24 hours, maghanap kayo ng lugar sa labas ng bahay nyo. Ibaon nyo yan. At doon nyo uulitin, babanggitin na ibabaon ko ang iyong nararamdaman doon sa kabit mo. And sana bago na ang lahat pagsikat ng umaga. Ayan, ibaon mo yan doon sa labas ng inyong bahay. So, ayan ang gagawin. I hope na nasundan nyo mga Mr. Mrs. Boyfriend, girlfriend na mayroong third party na involved or kabit or kulasisi na tinatawag. Ayan. Maraming salamat po sa inyo and I hope na natulungan ko kayo and makatulong yung ritual na yan. Gawin nyo lang po talaga ng kagustuhan ng loob nyo. Andoon yung
pagnanais talaga na maayos, mawala yung damdamin ng ating mahal sa buhay na nalulung na doon kay Kabit. So ayan, sana nasundan nyo. Kung hindi nyo nasundan, ay ulitin nyo po. Paumanhin po minsan doon sa mga hindi ko nare-replyan. Sisikapin ko po yun na ma-replyan kayo lahat kasi gusto ko po talaga ay mabigyan ng katuparan ang inyong mga hiling or hinaing. Ayan, napifeel ko po kayo and andoon ang kagustuhan ko na lahat kayo ay matulungan ko sa pamamagitan nito. And ginagawa natin ito ng buo at tapat sa ating kalooban. Huwag tayong humiling ng mga negatibo. Puro lang po tayo positibo. Ayan, puro positibo po lamang tayo para ang dadating sa atin ay puro lamang kabutihan at katuparan. At sa akin, hangad ko sa inyo ang katuparan sa inyong mga hiling sa pamamagitan ng ritual na ito. Ayan, maraming salamat po sa inyo, sa mga suporta nyo. And kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. At huwag po kayong mahiya na mag-iwan ng komento doon sa aking comment box sa YouTube channel ko. Paumanhin lang po muna doon sa mga hindi ko pa nare-replyan. Sisikapin ko po yan na lahat kayo ay ma-accommodate ko. Ayan, maraming salamat. Mag-subscribe lang po. Malay nyo sa susunod ng mga ritual kong i-upload. Ayun na pala ang inyong mga problema. Thank you everyone and God bless. Sana maunawaan nyo at maintindihan nyo. Kung hindi naman ay panoorin nyo muli. Thank you everyone. Mabuhay.